Hello po sa lahat muli. Ito po yung ating second part ng ating video in regards po sa soil mix. But this time po, ang gagawin po natin ay kung paano po maghalo ng ating pong ilalagay po sa ating mga halaman with the fertilizer na po pwede po natin gagamitin na organic. Subscribe po kayo at mag-like and share. At kayo po ay mag-comment kung mamaari po. At tulungan nyo po kami dahil yung pong pang-subscribe ninyo ay makakatulong po ng malaki para sa amin pong church ministry. Ayan po, maraming pong salamat in advance. Ayan. So, yan po yung mga result ng ating mga halaman na makikita ninyo. By the way, sa mga susunod na videos ko po ay kung paano po mag-pre-cut nyan at kung paano mo mag-transplant at kung paano po siya paramihin using yung pong ating pong mga ating pong soil na ating pong minimix yung mixture po natin. So, eto na po yung ating pong gagawin for today. Ayan. At first, nandyan po yung ating mga gamitin, yung pong carbonized rice hull. Yan po yung sinasabi natin na almost lahat po ng nutrient nandyan na. Kasi po yung carbonized rice hull, yan po yung conditioner na lupa. And at the same time, marami po siyang micronutrients, may phosphorus, may potassium, and magnesium. And then yun lang po naman yung eggshell. Yung eggshell naman po yan, kung papansin niyo may halo po siya na shell ng itlog maalat. Actually, inipon lang yan from the house. At yung iba po, pahiningi na lang po yan. Ayan po. So, yan din po yung, yung pong banana peel na ating pong inipon. At yan po ay halo din po natin. Kung mapapansin ninyo, yan po ay na-cube na. At yung mga instructions niya, nandun na po sa unang previous video. Panoorin po ninyo para malaman po yung ibang detalye niya. And then, yan po naman po ay compost o manure po ng mga hayop na usual po na kumakain ng damo at mga dahon. Yan po ay halo po natin. Huwag po tayong gagamit ng manure na hindi po kumakain na hindi po galing sa mga hayop na kumakain ng damo. Ayan, and then ito po yung enhancer natin para maging buwaghag po yung lupa. Ayan po ay yung pong rice hull naman na fresh, pero yan po ay medyo compost na. Kaya ganyan po yung itsura. Mas maganda pong gamitin yan kaysa dun po sa very fresh kasi po yung fresh po kasi medyo matagal po ma-compose, ma-decompose. So yan po yung gagamitin natin. Ayan po yung usual natin gagamitin pagdating ng ating pong pag-enhance ng lupa, yung pating pong soil mix. Iba po kasi yung pating mix sa soil mix. And then syempre yung topsoil, ayan, yung topsoil na tinatawag. As much as possible, gamit po tayo ng loam soil. Yun po yung pinaka-the best na soil para sa mga halaman. Yan po yung pinakamaganda na po pwede natin gamitin. Nang sa gayon, maging maganda po yung paglaki ng ating mga halaman. Tandaan po natin yun po yung topsoil na kukuha sa ibabaw. At mostly po yan, kahit dun sa may mga pinagsunugan na mga dahon, mga branches, ganun, po pwede po natin gamitin. Po pwede po natin ihalo sa ating soil mix na tinatawag. Marami pong po pwede na ihalo, pero ito po yung mga major nating mga ginagamit. So, durugin po natin siya na maigi. Para na sa gayon maganda po yung pagkakahalo ng ating mga iba't ibang medium sa pagtatanim. So susukatin na po natin siya. Yan po. So make sure na yung pong ating gagamitin ay ready na. So sa ngayon po gagamit tayo ng ang ating pong gagamitin ay yung pot na maliit. Ayan. Yan po yung sukatan. Yung sukat na yan is kung konti lang yung para sa bahay lang o sa mga gamitin natin sa garden lang. Pero kapag maramihan, pwedeng timba o kaya sako-sako na po yung ating gagamitin. Yan po yung ating sukatan. So, isa lang po yung susukat natin dyan. Ayan, pupunuin po natin siya. So, bali, isang sukat po ng rice hull. Yung carbonized rice hull, yan po yung gagamitin natin. Ilalagay po natin dyan. Pagkatapos po, yung eggshell naman po, instead na 1, ang gagamitin po natin dyan is kalahati lang. Ayan, titignan po natin na make sure na kalahati po yung ating ilalagay para sa ganyan mag-match po siya talaga. Ayan po.
And pagkatapos po niyan, lalagay po natin ang banana peel. Isa rin po yung ilalagay natin. Isang sukat din po niya ilalagay natin. Tandaan po natin na yung sukatan natin sa ngayon ay sukatan example lang po. Pero ang ratio po niyan kasi is tigi-isa po. Kung limbawa isang balde, tigi-isang balde, tapos yung pong eggshell po, kalahati, kalahating balde. Depende po kung balde po ang gagamitin natin o kaya sako po yung ating gagamitin. Ganon din po ang magiging sukat niya. Ayan po. So, bali, yan na po yung banana peel. And then, susunod po dyan ay yung pong ating pong compost o kaya yung pong ating pong manure na tinatawag. So, bali, ang lalagay po natin dyan ay isang sukat din. Ayan. Isang puno ng yung pot na ating ginagamit. Yun po yung ating gagamitin. Yun po yung ating ilalagay. And then, inimix lang po natin. And then, right after that, isusunod na po natin yung two major na ating ginagamit pagdating sa soil mix. Kasi po ang tawag ko po dyan ay soil mix, hindi po siya potting mix. Magkaiba po ang potting mix sa soil mix. Ayan. So, yung pong topsoil, ang ilalagay po natin ay isa rin po yung sukat. Ang kaibahan po kasi ng soil mix, yan po yung, ang kaibahan po ng soil mix sa potting mix. Ang potting mix po kasi, carbonized rice hull, tapos yung fresh na rice hull, tapos at yung pong topsoil, yun lang po yung potting mix na tinatawag. Pero, kapag ang gagamitin po natin ay soil mix, ayan po yung magiging combination niya, yung ginagawa po natin. Para mas malinaw po. Ayan po, so isang sukat po niyan ang ating gagawin. And then, pagkatapos na mailagay po natin yung mga ingredients na yan, yung ating mga medium na yan, isusunod naman po natin yung rice hull ngayon. Halimbawa, yung ginamit natin is 4 na medium. So, mangyayari yan times 2. Ang ibig ko sabihin, 4 na medium yan, tapos kalahati nun. So, magiging times 2 yung pong ating gagawin. So, ang sukat po niyan is mangyayari niyan ay magiging 9 na pot po yung ating ilalagay. 9 na ratio yung ating pong ilalagay. So, pagsasama, dalawa po dun sa carbonized rice hull, isa po dun sa eggshell, dalawa po dun sa banana peel, dalawa po dun sa compost, and then dalawa din po dun sa topsoil. Yun po yung ating pong sukatan ng ating pong rice hull na gagamitin, yung hilaw, yung raw na yan. So magiging, ang ilalagay po natin ay magiging siyam. Para na sa gayon talagang buhaghag po yung ating pong magiging soil mix. Ayan. Yan po. Shortcut na po yan yung ginawa natin. So, ang mangyayari po dyan ay magiging siyam po yung ating pong ilalagay. Ayan. Pagkatapos, pag nasukat na po natin yung siyam na pot na yan, na ilalagay natin. So, ang gagawin po natin ay imimix na po natin yan. Ayan. Imimix po natin. And, actually, ready na po yan para sa ating panibagong mga halaman. Ayan, sa panibago nating mixture. Pupwede po yan sa lahat ng klase ng halaman except hindi ko po siya ginagamit sa mga orchid. Kasi po, iba po ang medium ng orchid usually. Ang orchid po kasi ginagamitan ko po ng coconut cubes and uling. Kung alam nyo po yung uling, ayan. Yan po yung yun po yung ginagamit ko sa orchid. So, i-mix lang po natin ng maigi. Haluin po natin hanggang sa mag-combine po lahat ng medium ng evenly mixture po siya. At nang sa gayon, maganda po siyang gawing soil ng ating pong mga halaman. Tandaan po natin, ulit ko po, iba po ang potting mix sa soil mix. Ang potting mix po ay mixture of rice, carbonized rice hull na fresh at saka po yung topsoil, yun lang po. Pero po yung pong soil mix na tinatawag ko po ay yan po yan. Yan po ay ginagamit ko kapag magtatanim po tayo ng bago. Pero kapag may ugat na, buhay na po yung halaman, ang ginagamit ko po ay yung pong potting mix. Ayan. So para clear po sa lahat. Ayan, yan po yung gagamitin natin sa lahat po ng ating mga magiging halaman. At sa susunod po, ituturo ko naman po sa next video, yun naman pong ginagagawin natin ay para naman po sa mga
philodendrons. Ayan, sa mga philodendrons. Ayan. Thank you for watching. At ulit ko po, mag-subscribe, like, and share. And mag-comment po kayo sa aming pong mga posts. Malaki po ang may tutulong nito sa pag-share ninyo sa aming pong ministry sa church. Maraming maraming pong salamat. And God bless you all.